Hi mga kalotis! Alam nyo ba kung nasaan ako Kung ngayon? hindi pa, tara, samahan nyo ako. Andito ulit ako sa Binondo. Para mag-food trip ulit. Ang dami ko pa kasi talagang gustong tikman dito. Ikaw, payo ka din bang tikman ko? Charot! At ang unang titikman ko, itong Taiwan Fried Chopao nila. 35 pesos isa. Wow, mga kalotis, mukha siyang masarap. So ano pang hinihintay nyo? Kumain na tayo! At unang subo para sa ating lahat. At kakaiba itong chopao na natikman ko. Dahil may mais ito sa loob. At para sa akin, sakto lang naman yung lasa niya. Medyo maanghang yung sauce niya. At kung i-rate ko ito, nasa 5 lamang out of 10. At ang next na naman natin ay itong smoking balls nila. Mga kalotis, ito talaga yung dahilan kung bakit ako nandito sa Lucky Chinatown. Matagal ko na kasing gustong itry ito, yung umuusok na pagkain nila. At 100 pesos. Isang order. Strawberry flavor ang pinili ko. Yung balls ay lasang sweet corn. At para sa akin, hindi worth it yung food sa 100 pesos. Pero okay lang dahil finally, naranasan ko na rin itry ito. Sobra kasi akong natuwa dito sa pausok. At hindi makukumpleto ang food crawl ko. Kung hindi ko mapupuntahan itong pinipilahan at pinag-uusapan na the original Shanghai Fried Chopao dito sa Ongpin Street. At 35 pesos lang ang isa. At mga kalotis, yung meat filling niya ay juicy, tender and flavorful. Napaka-soft at moist ang bun niya at no sauce needed na ito. Totoo nga ang chismis mga kalotis. Na napakasarap ang fried chopao nila dito. At yung palaman niya talagang siksik at liglig, hindi tinipid. At ito na talaga yung pinakamasarap na natikmang kong fried chopao sa buong buhay ko. At highly recommended to para sa akin. At kung i-rate ko ito, nasa 10 out of 10. At next, sana natin itong bicho-bicho nila. Pero sad to say, sold out na daw sila. At di pa daw sure kung may matitira pa para sa mga nag-aantay dito. At ayaw kong mag-antay sa wala, kaya bumalik ako dito sa fried chopao para bumuli ulit ng 2 piraso. O diba, hindi halatang nasarapan yung ako? Yung chopao nila dito, hindi naman talaga fried, yung tipong deep fried ba? At yung puwit lang niya, yung naka-fried. Kasi akala ko nung una, pagkarinig kong fried chopao ay lubog talaga sa mantika, hindi pala mga kalotis. Alam niyo ba mga kalotis, natutuwa ako sa place na parang ito. Parang malatay yung atmosphere niya. At ang next stop natin dito sa Lord's Toast Bakery. Dahil gusto kong itry yung kanilang egg tarts dito. Dahil sabi ng mga karamihan, these egg tarts from Lord's Toast are must on your food trip around Binondo when you're planning a food crawl in Manila. So ito na nga mga kalotis, tikman na natin itong egg tart nila. Ang bango, amoy pa lang ay talaga namang nakakatakam na. Tara, tikman na natin. So ang masasabi ko lang dito sa kanilang egg tart ay kinulang siya sa tamish. Oh, sa tamish talaga. Hindi ako mahilig sa sobrang matamis pero ang gusto ko yung saktong tamis lang pero ito talagang kinulang sa tamis. Habang kinakain ko ito mga kalotis ay sobrang init pa dahil bagong luto at ito. At 56 pesos pala ang price nito kada isang egg tart. So kung bibigyan ko ito ng rate ay nasa 7 laang out of 10. Yun lang. Happy time everyone!